Samahan niyo po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang araw po sa bawat isa. ETWC o Exposed Dos Wuhan Tribute. Muli, isa na namang pagtalakay ang ating pong gagawin sa araw na ito hinggil sa sinasabi ng ministro ng Iglesia ni Cristo na di umano ang tamang pagkaunawa sa Isaiah 96. At dito sa baba, makikita natin ito yung talata ng Isaiah 96. Ngayon, pakinggan nga po natin yung paliwanag ng Iglesia ni Cristo o ministro ng Iglesia ni Cristo at paliwanag naman ng kasulatan. Tatama po ba naman yung sinasabi ng ministro ng Iglesia ni Cristo sa nakasulat sa banal na kasulatan? Pakinggan po natin. Nanag po ang pahayag sa atin ni Propeta Isaias. Ang sabi po niya sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Pag-iliw po namin mga taga-subaybay, ang batang hinulaan ay anak, hindi po ama. Kaya, hindi rin ang anak ang tatawaging makapangyarihan Diyos. So, putol ko muna ako ng bagay, ano? yung anak, ulit nga ako natin yun sa may bandang huli, ho. Hinulaan ay anak, hindi po ama. Ang hinulaan yung anak, hindi yung ama. Kaya, hindi rin ang anak ang tatawaging makapangyarihan Diyos. Hindi ho yung anak ang tatawaging makapangyarihan Diyos. Batay sa pangunawa ng ministro ng Iglesia ni Cristo. Ay bakit po ba napagkamalan ng mga nagtuturong Diyos ang Panginoong Isokristo na ang tatawaging makapangyarihan Diyos sa talata ay ang batang hinuhulaan o ang ating Panginoong Isokristo? So, aminado naman sila na yung hinuhulaan dyan sa 96 ay yung Kristo, ano? Dahil po sa paraan ng pagkakasalin ng mga nagsalin sa talatang ito ng Biblia. Kung atin pong sasangguniin ang saling embryo ng mga Hudyo sa Jewish Bible na isinalin po ng Jewish Publication Society of America or GPSA, ang pangalang binabanggit po ay Peleus El Gibor Abi Atzar Shalom. Na kapag ka po isinalin po sa Pilipino ay kamanghamanghang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang ama, pangulo ng kapayapaan. Kaya mga kaibigan, hindi po ang bata. So sabi niya, hindi yung bata, ano? Kundi ang walang hanggang ama ang sinasabi o tinutukoy na makapangyarihang Diyos sa Isaiah 9:6. So, para sa kanila ho, yung walang hanggang ama, yun yung Diyos na kinikilala nila. Pero dito, sa Isaiah 9:6, himayin nga po natin, mga kapatid. Isaiah 9:6, sapagkat sa atin, himayin natin na yan, sapagkat sa atin, hindi ho tumutukoy sa Iglesia ni Cristo. Ito ay tumutukoy doon sa mga Israelita, sa mga Hudyo, at doon sa mga tatanggap doon sa hulang ito. Kasi sabi niya, sapagkat sa atin. So, kung hindi tinatanggap ng Iglesia ni Cristo, itong hula ni Isaias, sapagkat sa atin ay ipanganganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balika, at ang kanyang pangalan, sino ho? Yung ipanganganak na bata. Ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, pangulo ng kapayapaan. Maliwanag yung nakasulat dun sa kasulatan. So yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo, palibasa nga hindi nila matanggap na yung ipanganganak ay makapangyarihang Diyos at walang hanggang ama, naturalmente, na babaluktot nila yung nakalagay dyan sa kasulatan. Ano? Ano ang katunayan na pinatutunayan ng propetang si Isaias? Itong sinasabi niya na makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, pangulo ng kapayapaan. Base ho dito sa Isaias 7:14, kaya ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at ang tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. So, yung Emmanuel na yan,
batay sa kasulat ng Dino, doon sa 1:23 ng Mateo, narito ang dalagay magdadalang tao at panganganak ang isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagan ay sumasa atin ang Diyos. Baliwanag, ano, yung sinasabi dyan. Kaya lang, siyempre, hindi naman talaga matatanggap ng Iglesia ni Cristo dahil ang pagkakilala nga nila ay tao, hindi siya yung Diyos. Di ba? Kaya dito, sa Isaiah 9:6, yung hula ay para lamang doon sa mga pinagkalooban. Kasi sabi niya, sapagkat sa atin, nandun yung diin, atin, hindi sa Iglesia ni Cristo, atin, ay panganak ang isang bata sa atin, na ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pumahala, ay maatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So, dito, didinan ko rito yung salitang atin. Oh. Hindi kasama dito ang Iglesia ni Cristo. Oh. At dito rin sa Isaiah 7:14, hindi rin kasama ang Iglesia ni Cristo dito. No? So, maliwanag yung sinasabi ng kasulatan. Ang sinasabi ho ng ministro ng Iglesia ni Cristo ay katuwiran nila yan, opinion nila yan. So, doon nga ho sa Juan, ang sinasabi ho doon sa 8:24 ng Juan, ang nakalagay ho'y ganito, sa King James, I said therefore unto you that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins. You see na yung he na binabanggit dyan. Ano? Pagdating doon sa 8:27, they understood not that he spake to them of the Father. So yung sinasabi niya, na maribang makilala mo na ako ay siya. Sino? Na ako yung Ama, mamamatay ka sa iyong kasalanan. Muli po, maraming salamat. EPWC Exposed Those Who Contradict. Maraming salamat sa magandang araw po sa ating lahat.